Hi everyone! Magandang araw po sa inyong lahat, to all our friends, subscribers, and followers. Good day to all of you! How are you guys? I hope you're having fun. Masaya po kayo. At walang sakit, di ba? Yun ang goal nating lahat. Maraming salamat po sa 38,500 na ating subscribers. So we reached 38,500 na. Maraming salamat. Parang kailan lang na 70 lang ating subscribers. Now, 38,500 na. What more? End of this year. Kasi ang goal natin, maka 100,000 subscribers tayo, di ba? Maraming salamat po sa inyo. So maaring yung topic natin, relate na naman kayo. Lagi po ba kayong nagpupuyat? Okay, lagi po ba kayo nagpapaaraw? Or lagi po ba kayong nagkukulangan ng water or dehydrated tayo madalas? Okay, paano nga ba nagkakaroon ng dark circles under sa mata natin? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Yung causes nito, yung treatment. Yung treatment po, di-divide natin sa dalawa. Yung pong medical treatment at saka yung pwedeng home remedies. Hindi naman po lahat ng ating kababayan na gustong magpa-surgery or magpa-laser. Di-discuss natin yan. At yung mga prevention, ang i-discuss po natin ngayong gabi, ngayong araw. So before that, panoorin niyo po muna ito. Back, ito pong mga dark circles na ito ay nandiyan sa lower part ng ating eyelids. Marami siguro sa ating mga kababayan na meron po nito. There are times po nagkakaroon tayo nito, minsan nagiging mas pronounced sila, mas prominent sila. Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Kung meron po kayo nito at nakaka-relate po kayo nito, you can watch it from beginning till end and you can share as well to your friends, to your family members na meron po mga dark circle. Ito po ay ginawa ko because meron po tayong letter sender and she mentioned that ito po ang problem niya. So ano nga ba ito? I'll try to explain ito pong dark circles na ito sa ating ilalim ng mata. And then nasa sa inyo po, either the home remedies or the medical treatment. At paano tayo makakapag-prevent nitong condition na ito. Okay, so yan sa mga viewers po natin. Nakakamiss kayo kasi yung iba hindi na natin nakikita face to face because of the pandemic currently, yung surge dito sa Hong Kong. Pero soon, magiging okay din yan. Magkikita-kita po tayong lahat. So without any further ado, let's begin our discussion. Ang didiscuss po nga natin, yung causes nitong pangingitim. Kung napapansin nyo naman po, ayan. Okay, nangingitim po itong lower part ng ating mata. Yung mga causes niyan, ano ba yung mga causes niyan? Ano yung mga home remedies at mga treatment? Yan po ang pag-uusapan natin. Tandaan po natin, pag sinabing dark circles dyan po sa lower eyelids natin, common po yan either sa lalaki or sa babae. So anyone of us pwedeng magkaroon yan. And there are times, accompanied po yan ng mga eye bags. Okay, bags. Okay? So meron din po minsan nagiging fluffy. Okay? Yung area niyan or puffy yung area na yan and can make you appear older dan doon sa actual age po ninyo. Kaya po minsan, pag medyo itim po yan or medyo nagkakaroon tayo ng eye bags dyan, yung pong age natin, parang nagmumukha tayong mas mature, mas medyo nag-age tayo compare kung wala yan. Okay? So ano nga ba yung mga problemang yan? So common din po yan sa mga... as I have mentioned, it can affect lalaki or babae. And there are times po nag-worsen yan as we grow older and they are difficult po na matanggal. Ang mga common po ng mga karamihan po ng mga tao na meron po nito ay yung po mga elderly. O,
yan. Mga kababayan po natin, elderly ha. Pangalawa po, yung genetic predisposition, yung tinatawag na hyperpigmentation or masyado pong prominent yung pigment, yung melanin pigment natin dyan sa area na yan, yung pong tinatawag na periorbital hyperpigmentation. So, meron pong genetic predisposition. So, ayan po. Meron din po doon sa mga pasyente po natin na may darker skin tones. Mas prone po sila dahil po sa hyperpigmentation around the area. So, basically po, makikita yan, common po yan doon sa tatlong bagay na yan. Okay, sa mga pasyente nating elderly, either po lalaki kayo or babae kayo. Pangalawa po, may genetic predisposition, may lahi po kayo, yung pumagulang ninyo, maitim din po yung area na yan. Or may mga kamag-anak po kayo related sa genes. At yung po tinatawag na periorbital hyperpigmentation. At yung pong medyo darker ang skin sa atin. So, nasaan po kayo doon sa tatlong yan? Yun po ang pinaka-common. Okay? So, ayan, may mga nagre-react na sa ating mga viewers. Okay? Ang causes po nitong dark circles na ito, marami po siguro magtatanong sa inyo na there are different factors, different numbers, kung ilan po yan, marami mga yan, in terms of dark circles. At common cause po niyan, ayan, ito na. Ang unang-una po ay yung fatigue, yung pong sobrang pagod sa atin. Mga factors po yan, kagaya po ng sobrang tulog, oversleeping. Okay, mamaya explain natin bakit oversleeping. Dapat, 'di ba, dapat hindi oversleeping 'yan. Extreme fatigue, sobra pong pagod na pagod, hapong-hapo, or nagstay po tayo ng medyo late or past our bedtime, normal bedtime. Kung dati po kayong natutulog ng mga 8 o'clock ng gabi or 9 o'clock, kung nag-extend po kayo ng mga 11 o'clock or 12, so ayan, meron na pong pagbabago diyan sa periorbital area natin. Okay? Aside din po doon sa mga binabanggit natin, kasama din po yung sleep deprivation kung nagkukulangan po tayo ng tulog. Yung pong sleep deprivation po na yan can cause na medyo pale, allowing dark tissues and blood vessels beneath your skin to show. Lalo na po kung kulang tayo ng tulog, like for example, napuyat po tayo dahil po itong periorbital area po na ito, manipis po yung skin natin dyan. So tendency, ang nangyayari po para pong maputla plus makikita para pong may dark na ma-attempt yung pong mga blood vessels na natin nandyan. Tapos tayo ay nagra-rub din. So factors din po ang mga yon. Okay? Another one is lack of sleep can also cause yung pong fluid buildup, okay, underneath your eyes, causing them to appear puffy. So ayan naman po yung fluid buildup na yan. Kung may tubig po na nag-build up dyan dito sa area na to, yan po yung tinatawag na eye bags. Okay? So instead na maitim po itong area na to, nag-accumulate po yung fluid dito po sa palibot ng ating mata, particularly on the lower eyelid, so nagiging eye bag. So yung iba, maitim yung dito, o yung iba naman medyo namamaga, may swelling dyan, pero tubig po yon. Okay? Dahil po yung fluid nag-accumulate dyan sa area na yan. Okay, tapos nagiging puffy yung eyelids ng patient natin. Another cause po yung pong age as we get older, yung pong skin natin dyan sa periorbital area sa ilalim po ng mata, mas manipis po siya or numinipis. Natural aging naman po yan, kaya po nagkakaroon tayo ng dark circles dyan. And also nawawala po yung taba, yung fat and collagen dyan sa area na yan. So dark blood vessels beneath your skin become more visible. So syempre, kukompare nyo po ang sarili ninyo nung bata-bata kayo, syempre wala yan, di ba? Kasi yung pong normal skin natin, intact pa, plus meron po tayong fat dyan sa area, meron pa tayong collagen sa area. Pag po tumatanda na tayo, nababawasan na po yung collagen na yon, at minsan nagri-wrinkling na po yung area na yan sa ating ilalim ng mata. Okay?
Aside po doon, ito, eye strain. So aside po sa age, aside po sa fatigue, baka naman po kayo ay laging nakatutok sa TV, sa iPad, sa cellphone, or any computer screen. Dahil po pag nakatutok tayo, nakababad po tayo lagi sa panonood natin, kung ano pong movies, teleserye ang pinapanood natin, nagko-contribute din po yan because yung pong eye strain na yan, okay, can cause blood vessels around your eyes na ma-enlarge, na lumaki. As a result, the skin surrounding your eyes can darken. So, ingat-ingat po, lalo na po dun po sa laging nakatutok sa ating mga gadgets, lalo na po pag tayo ay nanonood ng gadgets, mga tablet natin, di ba po, may sumalapit sa mukha natin. So, yung mata natin talagang focus na focus dyan. Minsan, hindi naman tayo nagbiblink dahil po sa kakapanood natin ng mga teleserye or mga pelikula dyan sa ating mga phone or mga tablets. Okay? So, contributory factor po yan. Okay? Eye strain. Kaya, bigyan nyo pong pahinga yung mga mata ninyo. Okay? Next one, aside po sa eye strain, yung po mga kababayan natin nagkakaroon po ng allergies, may mga allergic reaction, dahil po, either may nainom po sila ng gamot, may nakain po sila, at nagko-contribute din po yung eye dryness dyan. Doon po sa allergic reaction, it can trigger dark circles dahil po yung body natin nagre-release po ng histamine. As a response po doon sa bacterial invasion na pumasok sa katawan natin para po labanan yung microorganism na yon. Okay, kaya po minsan ang patient natin nangangati, may itchiness, may redness, tapos po may puffy eyes. Dahil po yung histamine can cause your blood vessels na mag-dilate, more visible beneath your skin. So nakikita dahil po pag may allergic reaction ka, so mamamaga yung mata mo, nangangati, tapos po ito, yung pong mga ugat natin, nag-swell siya, swollen sila. So tendency, makikita po natin dyan na meron. Tapos minsan may parang pumipintig-pintig dyan sa ilalim ng mata natin. At dahil po minsan makatiyan, ano po ang gagawin natin? Di ba? Minsan, scratch po natin yung area na yan. Because it can also increase your urge to rub. Yan po, pag nagra-rub tayo, di ba pag nangangati po ang mata natin, rub na tayong lang rub, and it kinakamot natin yung paligid ng mata natin. At alam nyo po, pag kinakamot ninyo, mga viewers, pag kinakamot o nirarab nyo po ang mata ninyo, may mga blood vessels po na maliliit dyan sa ating mata, yung maliliit dyan. So ang nangyayari, yung pong symptoms, okay, maaari pong mag-inflame, ma-inflame yan sa kakarab po ninyo, maaaring madagdagan ng pamamaga, at ito po ang nakakabahala. Yung pong mga maliliit na blood vessels dyan, pwede pong masira sila. At dahil po masisira, syempre blood vessels yan, may mga dugo dyan, kaya magkakaroon po ng dark shadows beneath your eyes. So again, yung po mga kababayan natin, pag nangangati po ang mata, wag po natin kamutin, wag nating irab mabuti. At lalo na po ito, itong area na to, wag po natin i-scrub itong area na to. Napaka-delicate po ng area na ito dahil po mga blood vessels dyan. Okay? Next one, aside po sa allergies, yung pong dehydration. So, sasabihin ng mga kababayan natin, hindi naman po ako pagod na pagod, hindi naman po ako napupuyat, hindi naman po ako nakababad sa TV, bakit po may black po yung aking ilalim ng mata? Baka po naman dehydrated kayo. Tandaan po ninyo, dehydration is a common cause of dark circles around your eyes. Pag po ang katawan natin hindi nakaka-receive ng proper amount of water, yung pong skin beneath ng mata natin begins to look dull and your eyes para pong lubog. Okay? Di ba po pag nagkasakit tayo, na-dehydrate tayo, anong nangyari? Yung pong mata natin kaagad ang nakikita kasi nagsasunken yung mata. Kaya po pag pagaling na tayo, obvious na nagkasakit tayo dahil sinasabi nila, ayan ang nangyari sa mata mo, parang lumubog ang mata, para pong nagsunken yung mata dahil po nagkasakit tayo because of dehydration. So, ang nangyayari po doon, nagiging prominent po
yung pag-itim ng ilalim ng ating mata. At because of the close proximity ng mga ugat dyan sa underlying bone, dyan sa ilalim ng mata po natin. So again, dehydration, allergies, eye strain, yung edad po, yung fatigue, yung trabaho, at ito rin pong susunod, common din po sa ating mga kababayan, yung pong sun overexposure, sobra pong pagbibilad sa araw. Tandaan po natin that overexposure sa araw can cause your body to produce an excess melanin pigment. Okay? That provides your skin with color. Yun po yung nagbibigay ng kulay sa balat natin. Diba? Lalo na po kung nagpapa-araw tayo lagi. Particularly daan po sa ating mata. Lalo na kung hindi naman tayo nagpo-protect, hindi naman tayo nag-shades. Okay? Minsan po kasi sa sobrang init, nasa sunburn tayo, nagre-react po yung skin natin. And this can cause pigmentation in the surrounding skin to darken. So ayan, hiking tayo ng hiking, nagkaroon tayo ng itim dito. Okay, hindi man tayo puyat, pero nagtatak tayo, bakit saan nang galing ito? Okay, mga maroon pala, based sa history, sa lifestyle ni ate, lagi siyang namumundok, lagi siya sa labas. Okay? So, ayan po. So, elderly, sun exposure, dehydration, allergies, eye strain, age, and fatigue. At, maaring ito naman po, doon sa mga iba na hindi naman nagpupuyat, hindi naman nagkakaroon ng eye strain, but nasa lahi po. Yan ang tinatawag na genetics. Okay? It can be inherited trait, lalo na po kung may mga magulang tayo, inherited since early in childhood. Bata pa lang tayo, meron na. Nakikita na natin, medyo maitim po ang lower eyelid natin. And it may worsen pag po tayo ay nagkakaedad. At minsan may mga pasyente po na nawawala din. Okay? And also, kasama din po dyan yung pong may mga medical conditions, predisposing conditions. Like for example, yung mga pasyente may thyroid disease. Okay? Minsan po, meron kang makikita na ang effect ng mga thyroid hormones sa pasyente may thyroid disease ay yung pag-iitim ng ilalim ng mata din. So there are so many factors po in terms of what causes dark circles. Hindi lang po sa pagpupuyat yan. Marami po yan. So, tignan nyo po kung nasa ang part kayo dyan. Although, kung tayo po ay laging nagpupuyat, tendency po, nakikita po natin kaagad yan. Okay? The following day na nagpuyat tayo, medyo namamaga ang mata natin minsan, or minsan naman po medyo maitim na. Or minsan dahil dehydrated din tayo, medyo lubog po, sunken yung ating mga mata. Okay? Next one, marami po magtatanong sa inyo, Doc, ano ba ang treatment? Ngayong alam ko na meron akong problemang ganito. Paano nga ba matatanggal ang dark circles under your eyes? So there are two ways po na para tanggalin yan or mawala yan. Yung pong tinatawag na home treatment. Siyempre, gusto natin home treatment, walang gastos at walang surgery na gagawin. Okay? Ang una po na bibigay ko itong mga home treatments. Bahala po kayo kung ano po ang gustong gawin ninyo dito. Okay? Kaso nga lang po, siyempre, pag nag-home treatment po kayo, be sure, iwasan nyo na po yung mga causes. Kasi po, kung hindi nyo iniiwasan yung mga causes na binigay, useless din po naman ang gagawin. Hindi para nagsasayang po tayo ng oras. Nagsasayang tayo ng panahon. Sa kakatreat ninyo, eh puyat naman kayo ng puyat. So, useless din. Wala rin po mangyayari. Okay? In order for you to have these dark circles under your eye na mawala yan, at depende rin po sa mga underlying cause niya, there are some home remedies that can help you to manage this condition. And some of these are common. Number one, you can apply cold compress. O ayan, that's why pumapasok dyan po si cucumber. Mga kababayan natin, ayan, baka po meron kayong mga pipino dyan. Or yung pong pag-apply ng cold compress. Cold compress can reduce yung pong swelling and shrink dilated blood vessels para po yung mga ugat dyan ay mag-shrink sila. It can reduce the appearance
ng medyo namamaga or puffy yung eyes and eliminate dark circles. Okay? You can wrap the ice cubes, depende po sa inyo, or kung gagawit po kayo ng towel or bimpo, and apply nyo po sa mata. Okay, you can also dampen a washcloth or cold water and apply sa skin under your eyes 20 minutes for the same effect, tapos isang sa ibang mata na naman din. Okay, or pwedeng sabay. Nasa sa inyo po yan. Repeat this process if the cloth becomes warm or kung yung eyes mag-melt na. Okay, so tip number one, apply cold compress. So ayan, marami nang magko-cold compress ngayon sa inyo. Okay, after nito. Okay, ang pangalawa. So ito naman po, get extra sleep. Catching up on sleep can also reduce the appearance of dark circles. Sleep deprivation can also cause your skin to appear pale, making dark circles more obvious. Nagiging obvious yan, di ba? Allow yourself at least 8 hours of rest to prevent dark circles from appearing. Kaya po ba natin? Kaya po ba natin na 8 hours or more ang tulog natin? Kung pwede pong kung kakayanin natin, much better po yan. Okay, so una, yung pong extra sleep natin. Okay, yung pangalawa, yung cold compress. Kung ayaw nyo ng cold compress, o sige, get extra sleep. Okay, ito pong pangatlo, ito po ay para po makaiwas tayo na medyo fluffy, okay? Or medyo parang namamaga po itong sa ibaba, parang nagkakaroon kayo ng eye bags. I-elevate po natin, okay? So, lakihan natin. You can elevate your head para po pag natutulog kayo, yung pong circulation dyan sa mata. Elevate your head with a few pillows to prevent fluid from pooling under your eyes, which can make them look puffy and swollen. So pag natutulog po kayo, maglagay po kayo ng mga unan para po yung fluid dyan hindi po na magstay dito sa ating periorbital area or dito sa baba ng mata natin, sa lower eyelids. Okay? Kasi po pag nakaganyan tayo, hindi po nagsi-circulate mabuti. So i-elevate natin yan. Okay? Maglagay po kayo ng additional unan para po hindi siya magkaroon ng eye bags, di ba? Kasi yung iba kasi flat masyado pag natutulog, tapos nagrarab, additional pa yon. Okay, so you need to elevate your head. Next one, o yan, yung, kung marami po kayong mga tea bags, kailangan nyo po dito sa tea bags na ito, you can apply cold tea bags to your eyes and it can improve the appearance. Because tea contains caffeine and antioxidant that can help para po ma-stimulate ang blood circulation. It can shrink your blood vessels and reduce liquid retention beneath your skin. So, yan. Pwede rin po kayong gumamit ng tea bags. Po, ano pala, paano ba gagamitin ito? Ang tea bags, so dahil po may antioxidant siya at may caffeine dyan, so mangyayari po dyan, matatanggal po or mag-i-improve yung circulation, yung liquid retention, maiiwasan din yon. So, ang gagawin po, kailangan lang po natin na mag-soak ng 2 black or green tea bags in hot water for 5 minutes. Okay? Let them chill in the refrigerator for 15 to 20 minutes. Pag po malamig na, okay, malamig na yung tea bags, okay? Doon nyo po i-apply, close your eyes, for 10 to 20 minutes. After removing, pag tinanggal nyo po yun, rinse your eyes with cool water. O yan, di ba? Napakaganda ng mga tips natin. Cold compress, extra sleep, elevate yung head, tapos ngayon, tea bags. Okay? Kung umiinom kayo ng tea bag, after nyo ininom, yung po mga ginamit ninyo, ilagay nyo po sa ref, tapos i-follow lang po ninyo ito. Tapos iwasan din po natin yung mga sinasabi natin kanina na nagko-cause ng mga black eyes na yan dito sa dark circles around the eyes or yung eye bags. Okay? Ito pong treatment na ito, ito pong pang last dito sa mga home remedies, yung i-conceal po natin sila with makeup. This one, okay, hindi po siya magko-cure dahil po tinatago lamang natin sila. Kino-cover up lang natin. Lalo na po kung may mga events kayong pupuntahan, meron kayong parties na pupuntahan, or meron kayong speaking engagement, or gusto nyo magmukhang
maganda or kanais-nais sa mga kasama po ninyo na hindi mapapansin itong dark circle sa mata po ninyo, doon po tayo gumagamit. Kasi po yung mga treatment na binabanggit natin kanina, hindi naman po immediate yung effect niyan. Na bukas, dahil nag-tea bags ka, bukas okay na yan. Hindi naman po ganun. Siyempre, it may take time din po. Ngayon, dito po, mabilisan. Kaso hindi po ito makakagaling. Ito po ay ikinocover lang natin. So you can apply a concealer para po dito, which can cover yung dark marks so they blend in your normal skin. However, as with many topical treatment or makeup product, use po natin with proper care because baka rin po mag-worsen pa yung condition ninyo dito dahil po maaring mag-trigger ito ng allergic reaction. Okay? Pag po meron kayo na experience ng mga symptoms after topical treatment, stop nyo po kaagad yung ginamit po ninyo. Dahil po minsan, baka po instead na mag-improve, ay magkaroon pa kayo ng allergies dyan. Lalo na yung mga kababayan natin, minsan yung po mga ginagamit natin, maging aware tayo. Kasi minsan sa sobrang lagay natin sa face, may mga kababayan po tayo na masyadong strong yung nilalagay. Because minsan, mga astringent ang ginagamit, nilalagay dito sa area, nasusunog po yung mukha natin. Tapos nagpapaaraw po kayo. So be very careful sa paggamit ng mga over-the-counter medications kung hindi rin po sinabi ng inyong dermatologist. Okay? So now, we've mentioned about the non-medical. Okay? So wala pong gamot na iniinom doon, wala pong gamot na pinapahid, etc. Now we shift naman. After all those na binanggit nating mga home remedies, nandyan pa rin. Hindi pa rin maalis. Okay? The fact na uminom tayo ng maraming tubig, natulog naman tayo, pero nandyan na. Kasi nga, genetic. So, mahirap tanggalin. So, ngayon, maaring isang option nyo po ay itong medical treatment. So, anong gagawin po sa medical treatment na ito? Dito po sa medical treatment, it's more effective and permanent solution. Some medical treatments are available to reduce the appearance of dark circles. Okay? Some of the more common methods include the following. Kaso po, dahil po ito ay medical, first, it should be a dermatologist, it should be a doctor na gagawa. Titignan po yan. Hindi po yung kung sino-sino na lang ang gagawa po niyan. Hindi po pwedeng ganon. Okay? Dapat mga lisensyado po ang gagawa niyan. Doktor po ang maggagawa niyan. Dahil po, sensitive yung area niyan, face po niya yan. Pag nasunog po yan, okay, hindi niya na maibabalik kasi mahirap po yun unless magkaroon po ng plastic and reconstructive surgery sa face natin dahil lang dito sa ating dark circles around the eye or mga eye bags. Ito po ang mga medical treatment. Number one, okay, yung pong tinatawag na chemical peel para po ma-reduce yung pigmentation. So dito po, maglalagay po ng chemical para po matanggal, okay, mag-lighten yung area na yon. So dapat pag nilighten yon, magpapantay po siya dito sa skin na ito para po pantay ang skin tone. So hindi po yung pwedeng bibili ka over the counter, ilalagay mo dyan para matanggal yan. Hindi po ganon. So syempre, dermatologist po ang gagawa niyan, yung doktor po ang gagawa niyan at i-advise po kayo. That's one. Okay? Next one, yung pong tinatawag na laser surgery. Dito po sa laser surgery na ito, para po ma-resurface yung skin at may enhance yung skin tightening. Kung nabanggit nyo po, kung napanood nyo itong episode natin kanina, dahil po nag-loosen up na yan, nawala na po yung collagen natin. Para po mag-tighten yan, linalagyan po or nililaser po yan para mag-tighten up. Okay? Para po hindi maging visible yung pag the dark or yung puffy na lower eyelids natin or around the eye. Okay? So again, laser surgery. Next one, meron din pong ginagawa yung tinatawag na insertion or nilalagyan po ng tissue fillers yung area na yan para po ma-conceal ang blood vessels at melanin that can cause skin discoloration beneath your skin. So again, dito po sa procedure na ito, nilalagyan po, may pinapasok po dyan na dermal fillers. So may mga injections na nilalagay po minsan
para po ma-hide yung pong blood vessels. So lalagyan po parang tissue filler siya para i-cover kung ito yung mga blood vessels. Lalagay po dito, at least hindi po obvious. Kasi minsan yung ugat po natin dito ang mas prominent. Okay? Next one, after the tissue fillers, we could also have, ito po, yung inoopera naman ito, yung tinatanggal po yung fat, fat removal, to remove excess fat and skin, revealing a smoother and more even surface. I have some friends, I have some, yung po mga ibang celebrities, yan po ang ginagawa, lalo na po kung medyo laging maga yung kanilang mata. Particularly itong lower eyelid, tinatanggal po yung taba dito, yung po mga eye bags. So, pinapasukan po ng ano dyan para tanggalin yung taba na yon. But tendency po, may possibility po bumalik, lalo na kung hindi ka umiiwas doon sa mga causes nito. Okay? Next one, we could also have a surgical implants for fat, for synthetic products. Okay? So, ang dami pong mga produkto, ang dami pong mga medical treatments. Kasi po, dito sa medical treatment, mas mabilis nga lang dahil po kung ang tagal-tagal na natin nag-home remedies, hindi po nawawala, baka ito na po ang options ninyo. So marami pong options yan, but again, you need to visit a dermatologist para po makitang mabuti at ano po yung mga underlying causes nito. But before deciding on a cosmetic procedure, discuss the possible option with your doctor. Invasive medical treatment can be expensive, also painful, and often require a long recovery time. So isipin po natin yon. There's no pain, no gain. Lagi pag dyan sa mga beauty treatments na yan. So yun po, at least po ngayon, nalaman po natin yung causes, yung pong treatment, either po non-medical yan or mga home remedies na pwede natin gawin, or kung nagsawa ka na sa home remedies sa talagang hindi gumagaling at gusto mong mag-improve, yan, medyo mabilis, ang procedure, magastos nga lang at medyo may masakit, depende kung anong procedure ang gagawin po sa inyo, lalo na kung laser po yan, yan po ay masakit. So paghandaan po natin, paghandaan natin yan. So in summary po, these dark circles are temporary, lalo na po sa mga bata, and sa atin din, kung iiwasan po natin ang pagpupuyat, yung dehydration, yung sun exposure, and often as an indication of aging. Pag nagkaka-age tayo, nagkukulangan tayo ng tulog. Marami pong mga home remedies, mga medical treatments para po ma-improve yung appearance ng ating mata, dark circles, and typically, usually ito po mga dark circles na ito, hindi naman po nagko-cause ng alarm. Okay? Kaso nga lang po, kung nahihiya po tayong humarap sa tao, minsan ito yung pinapansin ng mga tao, minsan yung pong kumpiyansa natin sa sarili, yung self-confidence natin, bumababa, nawawala, dahil po minsan ang tao, pamantayan nila ng ano, yung beauty, yung kagandahan, yung flawless, at wala po mga blemishes sa katawan natin. So if that would be the case, maaari po kayong pumunta sa inyong dermatologist para po at least makita at mawala yung problem na yan. So again, wag po tayong gagamit basta-basta ng mga produkto, baka po lalong mag-worsen yan. Okay? Kung hindi naman po ano, yan po, conceal. I-conceal yan. Concealer natin yan. Okay? Maraming salamat po sa mga nanood sa inyo. I've seen some patients na nag-laser recently, mga kababayan natin dito sa Hong Kong. When I see them sa clinic po, they ask ano ba mga procedures na pwedeng gawin, and then I've discussed with them. At ayan po, laser ang ginawa. Pero yung iba, medications muna. I told them na mag-medications muna kayo, or sometimes yung home remedies muna. Pero yung iba, nagmamadali. Magpapakasal po yata. Gusto, beautiful. Sabi ko, the consequences po niyan, it's painful, it's expensive. So yung options, nasa sa inyo po. Diba? Kung sa tingin niyo po, magiging, magbo-boost yung confidence niyo dyan, who am I to judge or pigilan kayo, diba? Nasa sa inyo po yan. Okay, basta mag-ingat lang po. Punta po kayo sa mga dermatologists, punta po kayo sa mga expert.
Okay? Again, maraming salamat po sa mga viewers natin. Sana po nag-enjoy kayo dito sa topic natin, all about medyo touch of beauty. Okay? Marami po mga nanood sa atin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa 38,500 subscribers natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Flory Manuel, maraming salamat. Miss Magnolia, maraming salamat. Dr. Osborne, si Elisa, may mga questions po ba kayo? If you have questions, please let me know. Sabi ni Dr. Osborne, oh, I have this and had surgery, sabi niya. Ang tapang ni Dr. Osborne. Si Moshi, maraming salamat, Miss Moshi. Si Almira, thank you for watching. Si Jassie Silverio, salamat po sa inyo. Nagiging interesting ang mga topics natin recently. This is all because of you guys, because patuloy po kayong sumusuporta at nanonood sa mga channels, sa mga videos na pinapalabas natin. Asahan nyo po, mas marami pa yan. Next month, we'll focus on different topics. Patapos na po itong March. Abangan nyo pa po yung mga remaining topics natin all about symptoms. Sabi ni Ms. Moshi, mine it's not dark circle under the eye. It's a big eye bug. Okay? And same home remedy. Okay, so ayan, nasagot natin yan. Okay, si Sharon Faustino, nandiyan din, nanonood din siya. Si Puri, maraming salamat, Miss Puri. Si Judy, thank you so much. Si Jeline de la Cruz. And ito, may question si VNB. Hello, Doc Mike, kasama nandito. Good afternoon from Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po sa panonood. Sabi niya, lagi ako sa puyatan. So kung lagi po kayo sa puyat, so tendency, asahan niyo po yan. The following day, medyo sunken yan, or medyo dark yan, or medyo may pamamaga ng konti dyan, yung tinatawag na eye bags. Okay? And another one, si Miss Judy, ay ginawa ko po yan, Doc, kasi parang may dumi ang mata ko at may glaucoma pala ako at na-laser na ang dalawang mata. Di pa tayo nagkakaroon ng discussion of glaucoma. Glaucoma is a eye condition na tumataas po yung intraocular pressure, yung pressure sa mata tumataas. So we usually give a medication eye drop para po bumaba ang pressure ng mata. Next one, si Eva Apostol. Hello, Doc Mike. Wala bang side effects sa katawan namin ang pagtitik ng collagen tab? Ano po ang magandang brand ng collagen? Okay? Yung pong binabanggit kong collagen dito is application ng collagen dito po. Usually po may mga treatment pong ginagawa yon. Kasi our body, may natural collagen production tayo. Kaso nga lang po, pag nag-age tayo, bumababa na yon. Hindi po yung collagen na iniinom. Sometimes we directly put the collagen po dyan. Okay? Kagaya po yung iba, naglalagay ng collagen dito sa lips, di ba? So, ayan po. Kaya po medyo painful. Next one, Puri Coloma, isa po ako doon sa mga magko-cold compress. So ayan, magko-cold compress na. Minsan po, wag naman po yung sobrang pagod na pagod po yung mata nyo. For example, nanood kayo ng TV ng ilang oras, tapos bigla kayo hindi po dapat ganon. Okay? Kasi po baka biglain nyo naman po yung mata nyo, sobrang pagod kayo, sobrang nagluto kayo, ang init-init, bigla nyo ginano. Hindi po dapat ganon. Okay, magre-react din po yung mata. Tsaka dito po ha, dito po sa baba. Okay? Ang i-concentrate nyo. At tsaka huwag nyo pong irarab. Pag the more na nirab nyo yan, yung pong swelling, yung inflammation, mas lalo pong magiging problema yan. Okay? Next one, we have si Jing. Sabi ko, good evening. Thank you so much for medical infos na binibigay po sa amin. Maraming salamat po, Miss Jing. Sana po kung bago kayo dito, don't forget po ha, to follow us. Watch this video to like and share. And subscribe na rin kung hindi pa po kayo subscriber dito. Si Miss Edna Desa Kasahe, mapagpalang gabi, Doc. Watching from Conduit dito sa Hong Kong. Si Maria Fezu Sunganid Hid, good evening po, watching from Lohas Park, di ba? We have Marie Felices. So, Miss Marie, kumusta na Miss Marie? Hindi tayo nagkita, Miss Marie. Thank you sa book na binigay mo sa akin. We have Joy Rason. Good evening. Sandali po, hindi ko mabasa. Hi, Doc. Ako po, pag may eye bags ako, nag-ice pack around my eyes. So, very good. Yan, at least po, nagagawa po ninyo yan. At nag-i-improve po ba pag ginagawa nyo yan?
kung nag-i-improve, di ba? Ang ganda-ganda. Pero sana hindi na bumabalik. Kaso maiiwasan ba natin na hindi tayo magpuyat? Okay? Lalo na kung ang employer natin may marami pang pinapagawa late at night. Okay? And then we have Honey Love. Maraming salamat, Miss Hannibal, for sharing. Sabi Miss Maria, relate ako sa topic. Marami siguro naka-relate sa topic kasi marami sa ating mga kababayan minsan, ang dami kong nakikita, yan nga, maitim. O minsan ako rin, pag hindi nakakatulog ng maaga kasi sobrang dami rin ng ginagawa, hindi natin maiiwasan. Diba? Next one, si Marivix Semitara. Dok, ang laki ng eye bag ko. Ayan po, Miss Marivix, you can... use this episode, balikan nyo po kung na-miss nyo kanina, tignan nyo po yung mga home remedies. So marami po yun kung ano po ang sa tingin ninyo ang mas available at mas may easy access po sa inyo. At tignan nyo po yun before kung hindi po naaalis at medyo nawawala na po ang kumpiyansa ninyo sa sarili ninyo at talagang medyo alarming or medyo pangit po, you can go to doctors or dermatologists para po matignan yung mga underlying problems at itreat po, based po doon sa underlying problem po ninyo. Miss Judy, maraming salamat po. Malaking tulong sa akin. More power po, Doc. So, ingat po kayo. Sana po itong mga tips na binibigay natin ay magawa po natin or sana yung mga causes din iwasan natin, lalo na kung siyempre po, pabalik-balik po yan at hindi, kumbaga, hindi nawawala. At kung lagi tayo nagpupuyat, masyadong focus sa mga gadgets natin, dehydrated tayo. So, live healthy, di ba? Live healthy, yun ang magandang gawin natin. Next, we have si Miss Julita Bauzon. Good evening po. All your topic is very interesting. Maraming salamat po. Abangan nyo, meron akong topic sa susunod. Hindi ko lang alam if Wednesday na ito. Yung po mga nagtatanong about bloating, about flatulence, yung po may hangin, parang kinakabagan. Meron din po akong topic, ovarian cancer. Abangan nyo po yan. Yan, si Miss Edna, maraming salamat po, Miss Edna. And Miss Josie Aquino, maraming salamat po. Another informative topic, sabi niya. So, ayan po. Napakasaya ko po pag yung po mga nile-lecture natin ay... nakaka-relate po yung mga viewers natin. At in my own little way po, nakakatulong po ako in terms of dito sa mga dinidiscuss natin. At kung meron po kayo mga suggestion na gustong topic na i-discuss ko, because ito pong topic na ito, sinuggest lang po ng isang kababayan natin na dark circle nga. So I decided, sige, sabi ko. Abangan nyo, meron din yung isang nag-request din po sa akin, gastric outlet obstruction. So ayan ang didiscuss din natin. Si Miss Jing, sabi niya, yes po Doc, naka-follow po ako sa YouTube channel mo tsaka sa Facebook. Maraming salamat po, madami po akong natututunan sa inyo. Thank you so much. Ayan, nakakataba po ng puso yung mga comments ninyo. Kahit po kanina, may mga nagte-text po sa akin. I didn't know that I would touch the lives of many. Particularly in terms of medical topic, na nakarelate sila sa topic natin, yung magulang nila may ganito, yung asawa nila may ganito, nandami pong nagtitext sa akin. I keep on telling, ito pong mga dinidiscuss ko ay mga gabay lamang po. Dahil hindi ko po nakikita ang pasyente in person, face to face, hindi ko po alam yung ibang medical condition ng ating mga kababayan. It would be best po na ito po mga topics na ito maging gabay, puntahan po ninyo yung mga doktor po ninyo. Depende po kung anong specialty yan, kung OB yan, kung pediatrics yan, kung may mga anak kayo, kung may kagaya po nitong topic natin na ito. Yung po mga dermatologists, so dapat po ganun. Okay? Kasi po baka naman po magdepende lang kayo na treatment pala, ganito. Tapos ang tagal-tagal na. Okay, kailangan pa rin po kayo makita ng doktor nyo, siyempre. Dahil gabay lang po itong mga ginagawa natin para po at least, kahit po malayo tayo sa isa't isa, malayo po kayo sa mga doctors na hindi kayo makapunta dahil pandemya po ngayon, meron tayong magawa kahit po paano. Early prevention is better than cure.
Okay, marami po, yung po mga kababayan na nakita ko ngayon, yung sinasabi nila na ayoko pa po magpatingin sana kasi wala naman po akong nararamdaman. Eh, pag po medyo malala na yan, mas magastos na po yun, mas marami na po kayong gagawin at medyo bothersome, di ba? Kung hindi matahimik ang inyong ang isip, hindi kayo makatulog mabuti dahil may iniinda kayong sakit. Or minsan wala kang iniindang sakit pero you keep on thinking na dahil may history kayo ng ganito at may konting sakit dyan, ay binabaliwala po ng ibang mga kababayan natin. Miss Honey, maraming salamat po sa inyo. So sa lahat po ay si Miss Julita Bauson, nanonood from San Lorenzo, California. Ayan, meron tayong mga kababayan na nasa Amerikang nanonood ngayon. So once again po, maraming salamat po at you can always follow us either po dito sa ating YouTube channel or sa ating Facebook page. Kung taga Hong Kong kayo, if you wanna see me in Hong Kong, yan, may number dyan. Kasama yung clinic secretary natin si Miss Kimmy. And again, kung may mga suggestions kayo, may mga questions po kayo, you can also write doon sa chat box natin at pipilitin ko pong sagutin lahat yan. Ayan, sabi ni Miss Maria Fe, may suggestion ta. Can you update information as tungkol sa dyspepsia? Okay, gusto actually nakaline na po ang dyspepsia because may pangalawa, kayo po ata ang pangalawa na nag-ask nitong dyspepsia na ito. Gusto ko malaman if ano ang cause nito. So abangan nyo po yan in the coming weeks. Nagla-live po tayo every Wednesday, Friday, at saka po Sunday. So every 9:30 po ng gabi, Hong Kong time, Philippine time, yun po ang live schedule natin. So with that, maraming salamat po. See you po sa susunod na live episode natin. This coming Wednesday, magla-live tayo ulit. So abangan nyo po yung topic natin. Isang interesting topic na naman yan. Okay, so ingat po kayo mga kababayan, mga viewers from all over the world. Maging masaya po tayo. Huwag tayong malungkot. Despite na marami tayong pinagdadaanan, pandemya, ang importante, hindi tayo mas-stress dahil pag na-stress tayo, maraming sakit ang papasok sa atin. Hindi tayo makaka-move, hindi tayo makakagalaw, hindi tayo makaka-isip mabuti. Mawawala tayo sa focus kung stress tayo. Ang stress, part ng buhay, iba't ibang intensity. Basta ang importante, may solusyon sa lahat ng problema natin. So with that, stay healthy, stay happy, and be nice to all. Have a great day, everyone. Bye-bye.